And joining us on Hot Copy this morning, we have with us the chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, good morning to you. Good morning, Karen. Good morning sa ating mga taga-subaybay. All right. Before we go to the Senate hearing, after a year of waiting, I think it came as a surprise to many here, is that the ICC said that the pre-trial chamber authorized the resumption of the investigation of the probe into the drug killings during the time of former President Duterte. What is your reaction on the resumption of the investigation? Wala, alam ko naman talaga that they will insist on their investigation. So it is now up to the Philippine government if they will be allowed entry and proceed with their investigation. So sabihin ng Philippine government, no, you don't have jurisdiction over our internal affairs because in the first place, we have already withdrawn our membership from the ICC. When you insist that during the time that these alleged crimes were committed, where the Philippines was still a member of the ICC, you insist that you have jurisdiction, then again, it's up to the Philippine government if they will allow them to proceed with their investigation. Okay, so well, clearly they can proceed with their investigation on their own, right? But what's up to the Philippine government for you? One is entry. Number two is also providing evidence. Yes. Yes. Right? The cooperation. Now, the prosecutor's office, it's not yet certain, but there's a possibility that the prosecutor's office will request this chamber to issue summons or warrants, although it's not yet clear to whom. If the ICC, if the pretrial chamber issues a summons first, would you cooperate? As I have said, if the Philippine government would cooperate, then I am a part of the Philippine government, so I will cooperate. Okay. No problem with me if all right. The Philippine government cooperates. So it all depends on the government's stand. That's yes. The key for you. All right. Now, a warrant may be still far off, right? I mean, this is two steps ahead already, this question, but they say that it's happened to several in the past during previous ICC investigations. If hypothetically a warrant is issued against you, what would Senator Bato de la Rosa do? What do you think, Karen? What shall I do? My question is, would you still have the comfort or the confidence to travel abroad? Kakayanin mo pa ba yun? Ay, hindi. Ngayon nga, hindi na ako nagta-travel abroad. Eh, yan pa, kung may warrant ako. Sigurado, huhulihin nila ako doon pagdating sa airport ng outside Philippine jurisdiction. So, as I've said, if the Philippine government would like to cooperate, wala naman akong magawa. Just in case, halimbawa, no, hypothetically, sabi mo, maglabas sila ng warrant. Or ICC. Summons first. Ha? Summons or warrant. Dalawa po yun eh. Summons, okay, go on. Whatever. Kung magkakaroon ako ng warrant, then sabihin ng Philippine government na okay, i-surrender natin si Bato doon sa International Criminal Court. Ipakulong natin ito doon sa The Hague or kung saan man lang ipapakulong. Ano magagawa ko? That's the government's decision. Susunod ako. So papayag ka, hindi ka iiwas, hindi ka magtatago. Kahit na magtatago ka, if you're wanted by the government, Philippine government, there's no way you can hide. Ako, kilala ako. Hindi ako pwede makapagtago. So, kung sabihin ng gobyerno na i-surrender si Bato doon sa ICC, ano magagawa ko? But what if it's not yet a warrant, it's a summons, and the Philippine government leaves it up to you? Sasabihin ng gobyerno, Senator Bato, you're a lawmaker, kayo po mag-desisyon.
Well, lahat ng action ko is in consonance with the decision of this government. So kung sabihin ng gobyerno na humarap ka, then haharapin ko. Hindi man po pwedeng, hindi ko rin harapin. Sabi nila ng gobyerno natin, harapin natin. Yeah. Do you have fears? I remember speaking to you, I think, a few months ago, and you told me, syempre, kahit papaano, hindi ko matandaan yung salitang ginamit niyo po, pero meron kayong kaba. Do you still have fears with the ICC? Yung sabi ko nga, fear of the unknown, dahil ibang animal ito sila, ibang entity, hindi natin alam kung ano sila at ano yung motive behind nila, bakit sila insisting. Yung sabi ko noon na medyo may fear of the unknown ako, but now I have no more fears. No more. You can go ahead whatever you want. I'm ready. Whatever happens my life, my future is dependent on the decision of this government. Okay. All right. Let's now move on to another issue, the Senate hearing on the PAGCOR's actions with crimes related to Pogo. So just to give the audience an overview, a Filipina was kidnapped last year, and she was one of the employees of Brick Hearts Technology and MOA Cloud Zone Corporation. They're providers of a certain Pogo company. This victim was only released after a relative paid 250,000 pesos in ransom. At may mga bugbog ang katawan po, no, Senator? This is that same victim. Yes. All right. Now, what has PAGCOR done? Are you satisfied with the actions PAGCOR has taken? No. Okay. Let's talk about that. Well, alam niyo, yun nga, sabi ni Chairman, no, Senator Gatsalia, na dapat pinahinto na itong operation nitong kumpanya na ito na involved. By the way, dalawang kumpanya involved dito, no, dahil ibang kumpanya yung tumanggap nung application nung victim, pagkatapos ibininta doon sa another company in the tune of 250,000 pesos, wherein itong kumpanya naman, second company na binintahan, ay ni-require yung pamilya na magbayad ng 250,000 pesos na yung binayad na sa previous company para ma-release yung biktima sa kanila, which alam mo, grabe ang kuan yung mga violations dito. Meron ng trafficking, meron ng kidnap for ransom. Dapat talaga ito, these are very undesirable companies na dapat matanggal dito sa Pogo industry. Yeah, dapat tinanggal nila ito. And to think, nung nag-privilege speech si Senator Po, after around 3 to 4 days, nag-react yung PNP. Pinaloap itong kaso na ito, and ultimately, na-aristo nila yung tatlong tao na suspect, yung mga Chinese nationals na suspect dito sa kidnapping case na ito. And nakunan pa ng baril, ha? Dalawang baril. And tingnan nyo kung anong klaseng baril nakuha sa kanila. Isang Kimber at isang CZ-75. Eh, itong mga baril, ito mga high-end ito, hindi ito ordinaryong baril na mga 38 caliber revolver na mga mahinang klaseng baril. Ito yung mga high-end baril na only highly organized and highly financed crime group can procure this kind of firearms. So talagang dapat aksyon na ng PAGCOR yan. Okay. All right. And yet, you've mentioned two possible violations, human trafficking and kidnap for ransom. Tama yes. Naman kidnap for ransom kasi nga nagbayad ng ransom yung pamilya. And yet, what do you make of it that the PAGCOR's action, number one, is only slapping Brick Hearts with a 500,000 peso fine, and the height is yung Cloud Zone ni hindi pa iniimbestigahan, hindi kinansela ang permit, they're still operating. Well, during our hearing, no, in fairness of PAGCOR, they promised to
make their appropriate action right away. So hintayin lang natin itong mga succeeding days kung ano ang gagawin lang action. Yeah, if not, should there be a clearer policy? Kasi ito, nakidnap na, binugbog pa, sinaktan pa, binayaran pa ng ransom. Tapos well, yet, they have not acted instinctively even in terms of protocol. Pagdating sa administrative proceedings dito mga pag-court companies na ito, dapat talaga very, sabi ko nga, how harsh or gaano katindi yung inyong gagawing penalty dito sa mga kumpanyang ito. Then sabi lang, magkakandak pa kami ng investigation, sir. So yun nga, sabi ko, bilisan ninyo at talagang you kick them out from this country kung mapatunayan. Dahil nga, alam mo, kumikita na sila dito sa ating bansa at nag-aabuso pa, ginugulo pa tayo at gumagawa pa ng krimen, sabi ko huwag nilang babuyin yung ating bansa. Dapat matuto silang magrespeto sa ating batas dito. So anyway, the on the part of the criminal aspect, no, the PNP is already filing cases of illegal possession of firearms, and hopefully the victim and the family of the victim cooperates. Cooperate with the PNP para ma-file natin yung kidnap for ransom case. Kasi yan ang problema ng PNP. Medyo hesitant yung pamilya mag-cooperate sa kanila. Oo. Pero did PAGCOR Chair Altenco explain and were you satisfied as to why they didn't at least cancel the permits of Brick Hearts and Cloud Zone? Why are they still operating with this Pogo company? Kumbaga, sapat ba ang aksyon na isinagawa ni PAGCOR Chair Altenco? He was not able to explain because he was not around during the hearing. Mm. Yun nga ang masaklap dyan. Sige, kami hearing and dapat the chairman ay nandoon sa hearing. Hindi mo siya nag-attend. So wala kami narinig na explanation coming from him. But doon naman sa kanyang pinapadala mga representatives ay to see the list, maraming more questions were left unanswered during the hearing. Oh, now Senator, with that photo of that woman, malinaw na sinaktan, binugbog, sugat-sugat ang katawan. What are the implications with the Department of Justice clearing this same company? Just recently, the DOJ cleared MOA Cloud Zone, even if there were 13 private complainants, they were rescued in a private residence in Concord Village in Parañaque by the PNP, and yet they were the DOJ still cleared Cloud Zone even after there were 13 private complainants of, I'm assuming it's abuse, possible kidnapping, right? They were recruited and then forced to work against their will. That's the complaint. And yet the DOJ dismissed it, cleared it. I don't know what are the standards of DOJ in issuing clearance to this company, no? Hindi ko po alam. Dapat alamin natin kung paano sila nakapagbigay ng clearance despite the fact na this company is protected. I mean, considering everything that's happened. In the absence of evidence that there is protection, I cannot say clearly that mayroon protection. Pero on my part, being a policeman, former policeman, involved sa krimen itong kumpanya na ito, then it should not have been cleared from any misdemeanors. Para lang administratively, for demeanors, dapat hindi ito cleared. Okay, now lawmakers have already been, you've already been calling for the banning of Pogo, right? And a big concern is the income. So according to the BIR, Pogo tax collections reached only 4 billion pesos this year. 4 billion for 2023 so far.
kung tama po ito ha, they had a projected collection of 32 billion, but the collection right now is 4 billion. So is it still worth it to keep POGO at this point? Well, to be fair naman, no, Karen, no, hindi naman lahat ng POGO companies ay involved sa krimen. Mangilan-ilan lang ito, mga rogue elements ng POGO industry na na-involve sa krimen. So to be fair naman, hindi naman sila lahat masasamang tao, and meron din naman sila nag-contribute sa ating ekonomiya, kahit na sabihin mong ilang billions lang yan, pero considerable amount pa rin yan, nakakatulong sa atin sa ating mga pangangailangan. Para sa akin na it should be strict regulation kailangan natin dito sa POGO. Okay. So you are not against POGO in general, is that correct? In general, I'm not against. Against lang ako sa krimen na ginawa nila. So kaya nga kailangan natin yung strict regulations para maiwasan yung mga krimen na ginagawa nila. So I'm curious, why aren't you against POGO when you were against Isabo? They're both gambling. They're both online as well. So kumbaga, anong dahilan? Huwag mo naman sabihin na totally against kagad ako sa POGO. There are some persons sa POGO na why aren't you against ayoko. POGO but you were against Isabong? Eh parehong sugal yun. Sugal nga, Karen, pero ang problema doon sa Isabong ay Pilipino mismo ang ating ang nabibiktima, ang kinakawawa. Ito naman, ang mga na-involve sa ang nagkikater itong POGO, doon naman sa hindi Pilipino, wala namang local betting ito. Doon man ito sa ibang bansa, particularly China. So ang epekto ay hindi gaanong naramdaman dito pagdating sa betting, no? Dahil hindi naman Pilipino ang customer dito. Pero hindi mo rin masabi na hindi ako totally against POGO. Dahil alam mo, POGO is gambling pa rin, di ba? Pero yung kinukonsider natin lahat ito. Yung kita, yung economic side, yung mawawala ng trabaho, yung mga office space na mababakante. Mayroon pa rin kahit paano may impact pa rin ito sa ating ekonomiya. At kaya naman tayo naging, balikan natin. Kaya naman tayo naging against POGO, ako mismo. Naging against POGO ako dahil nga doon sa krimen na nangyayari, yung mga POGO-related crimes. E ngayon, nung nag-hearing tayo at nag-stricto yung PNP sa kanilang pagsusumikap na maintain ang public order pagdating sa POGO, ay naging zero crimes naman sila. Ito lang may lumabas yung lately, yung kay Senator Crispo na privilege speech wherein merong isang babae na kidnapuran sa victim. But Senator, does that mean it's okay, so to speak, that as long as hindi natin mga kababayan ang nalululong sa pagsugal ay okay yun? Because hindi ko sinasabing okay ha. Ako lang, the Chinese ambassador to a degree has voiced his concern to Senate President Miguel Zubiri, and the Chinese ambassador had said it is their nationals, their locals that are affected by POGO. Sila naman ang nalululong. Kinumpir ko lang na hindi Pilipino ang nalululong sa sabong na ito. Hindi tayo, kundi ibang bansa. Yun lang ang comparison ko. So, yung degree of kwan iba kaysa yung Isabong. Isabong talaga mga kababayan talaga natin na nagsiraan ng bait ng buang doon sa Isabong na yon. But I am not defending POGO, ha. Okay ako kung mag-decide ang government na ihinto ito, fine with me. Wala akong problema. Yun pa problemahin ko. Pero kung gusto ng gobyerno natin na ipagpatuloy ito, then strict regulation must be implemented para maiwasan itong mga similar incidents na ito. Okay, so what kind of strict regulations would you want for POGO, for legitimate POGO to remain in the country? What would you want to see? Ilagay sila sa isang lugar na parang
kagaya ba ng export processing zone, na So isang like zone kasi nakalagay for easy maintenance of peace and order. Makontain sila ng police sa isang lugar. Alam ng police kung saan sila magkukonsentrate ng patrolya nila kapag nandiyan yung lahat ng pong operations. So sigurado ako, maiwasan na yung mga kidnapping, yung trafficking. Eh, andiyan na yung police eh. Imposible naman magagawa pa nila yan kapag hindi limited ang access ng police sa mga establishment nila. At kung wala silang tinatago, bakit nila ayawan yung police na pumasok sa kanilang area? Oo. But I wanted to ask you that, well, you have some lawmakers, some of your colleagues who say along with POGO comes prostitution, other crimes, of course, human trafficking coming into the country, not just within themselves. Kumbaga, you have other nationals coming into the country illegally as well. Ang tanong is the social cost worth it for the amount being collected for POGO? As I've said, Karen, I am consistent, no? Kung ayaw ng gobyerno itong POGO, they can stop this anytime they want, and I will support them. Pero kung gusto nilang ipagpatuloy ito, kailangan natin ng strict regulation. Yung samang sinasabi mo na mga krimen na resultant crimes sa due to POGO operations, Prostitution, people, prostitution, Chinese nationals illegally coming into the country. Yung prostitution, yung kidnapping, yung trafficking. Kaya naman yan aksyonan ng ating law enforcement community, provided nga magkakaroon ng strict regulation. Okay, now moving on to another form of gambling. Of course, you were quite vocal against e-sabong, and the DOJ has already said that the 34 sabongeros are presumed dead, right? And the PNP was told to pursue the e-sabong cases after the Senate hearing. Are you satisfied with the results so far? They're just presumed dead. None of the bodies were found, but there are three dismissed police officers implicated in the disappearance, and they surrendered. So nandun pa lang ang investigasyon sa ngayon. So actually, when you say satisfied ako, hindi pa rin ako satisfied dahil kulang pa talaga. Kailangan talagang mabigyan ng hustisya yung 34 na missing sabongeros. Ilan lang yun, no? Around 2 cases pa lang yung, o 3 cases out of the 7 cases of missing sabongeros, around 3 or 4 cases ba ang merong linaw, nabigyan ng linaw ngayon dahil may nakapailan na kaso. So may remaining pa rin ng mga cases na unresolved talaga, wala pang nakitaan ng linaw. So dapat diinan pala yung investigasyon. All right. Now, who do you believe is the mastermind of these, I mean, I wouldn't say abductions just yet, but who do you believe is the mastermind when it comes to the disappearance of the 34 sabongeros? Kung sino yung may-ari ng sabungan. In the Senate hearing, there were initials AA that were mentioned, and Atong Ang himself, I believe, attended those hearings. But today, after the Senate hearings, do you believe he has something to do with the disappearance? In the absence of concrete evidence linking him, hindi natin sila maling, pero theoretically, alam naman natin kung sinong may-ari ng sabungan, at palagi namang doon papunta sa kanila yung mamayari ng sabungan, di ba? Mga under naman lang itong mga tao na ito. Eh sino bang magtatapang-tapangan diyan na kidnapin itong mga tao na ito at patayin itong mga tao na ito kung walang tao sa taas na powerful na may pera na nasa likod nila? Pero yun nga, wala tayong ebidensya na maling si Atong Ang. So, mayroong magbaligtad itong isa sa mga isa o dalawa dito sa mga tauhan nila na ngayon ay nakakasuhan na, then maybe mapin down natin yung
Yung sabing mastermind. Yeah, but then that's the problem. I mean, think about it. The hearing has been, I mean, months ago. It's already the new year. And yet, it's the job of the PNP. This is what you call intelligence. This is what you call investigation. So shouldn't it be that at this point, kumbaga may nasampulan na, may kinasuhan na, na malaking tao? Eh, hintayin natin, Karen. Hindi ba ganun kasimple ang ating krimen na ito? Napakagaling na pagkagawa yung mga krimen na ito. And in fairness naman sa CIDG, they're doing all their best. Ayaw rin lang magkakamali sila sa kanilang ginagawa. Hindi man basta-basta mag-file ka lang mag-file na hindi airtight yung kaso mo. Otherwise, nagpa-file ka lang for compliance purposes. Eh, after pagdating sa prosecution, idadrop na itong kaso na ito kung hindi airtight. Kaya sige lang, ongoing man ang ginagawa natin kapulisan, at least suffice it to say na meron ng napapaila ng kaso at ongoing pa rin yung kailang investigation. So okay. Hindi lang tayo accept. Right. Hindi kung ang investigador ay natutulog, hindi natutulog ang Diyos. Okay. Darating tayo sa punto na talagang mamalasin yung kung sino man yung mga mastermind nitong patayan na ito. Darating rin tayo dyan. Okay, all right. But that's like leaving it to chance, so to speak, yes, or faith. All right, but that's a whole other discussion. Let's talk about the courtesy resignations within the ranks of the PNP. The intention was actually to clean up the ranks, removing those allegedly involved in illegal drugs. You were once PNP chief, right? You were once PNP chief. For now, the five-man committee is still yet to be completed this week. So it's been weeks. Kumbaga, di ba? So ang tanong ko sa'yo, it's been weeks already. The five-man committee is not yet complete. There are so far, I believe, 900 plus resignations. There are 11 more police officers who refuse to hand in their courtesy resignations. Ang tanong ko, you were once PNP chief. Is this the way to clean up the ranks? To ask for a courtesy resignation? If you were PNP chief, doesn't this demoralize the PNP in a way? Kaya nga, hindi ko ginawa yan noon dahil hindi ko nakita na kumbaga, kung irarank mo yan according to priority na gagawin mo ay medyo malayo sa pag-iisip ko yan. Kasi basta ang ginawa ko. Mas madali yung ginawa ko. Mas madali yung ginawa ko. Itapon. Itapon mo yung mga suspected mo dyan na mga iskalawag na polis, yung mga ninja cops. Ay, kung wala kang ebidensya na matanggal sila sa serbisyo, wala kang ebidensya na mapailan sila ng kaso, itapon mo ito sa Mindanao. Para pagdating sa Mindanao, kung takot silang mamatay doon sa Mindanao, hindi yan mag-report, magsipag-awulan yan, tanggal na rin sa serbisyo. That's mabilis na paraan yun. Pero hindi nga lang sila natanggal. Hindi ko sila pinaresign dahil mas madali itapon sila. Mas madali yun. Pero ito, the five-man committee will be looking at their background, their documents, and the five-man committee will most likely decide on the fate of a police officer. Would you say that's even legal? Well, a five-man committee make the decision on the future of a career police officer? Isn't there an internal affairs division to do this? Hindi ba may sistema ang PNP? Alam mo, na-discuss na yan lahat-lahat ng mga ng mga tao, no? At sinabi na ng Civil Service Commission na that is that is not right. Sabi ng Civil Service Commission, merong ruling ng Civil Service diyan, yung courtesy resignation ay hindi nila pinapaboran ng Civil Service Commission. But then again, as I have said, any cleansing initiatives in the ranks of the PNP, suportado ko yan.
Suportahan. I support it because matagal na natin frustration yun, yung cleansing ng PNP. Pero as to the manner of cleansing... What would be the possible effect? I mean, clearly the intention of DILG Secretary Benhura Abalos is good. But what could be the possible effect to the police force? Eh, obvious naman talaga na yung mga police ay nalulumoral. But sabi ko naman, please just trust the process. Trust the process. Anyway, nakapagbigay man ng assurance si Secretary Abalos na properly ang gagawin nila dito na pag-assess. Kaya nga sabi ko nga, while Secretary Abalos is appealing to these senior police officers to tender their courtesy resignation, I am also appealing to him and to the magiging members ng five-man committee to be objective, fair, and just in their assessment in order not to jeopardize itong mga matitinong police officers na nagtitender ng kanilang courtesy resignation. Huwag natin i-jeopardize yung future ng career nila, future ng pamilya nila, dahil alam mo yung kanilang inaasahan diyan, yung kanilang retirement benefits. Mm-hmm. So pag sila ay considered resign, hindi na sila makakatanggap ng retirement benefits. So paano yung mga pamilya nila na umaasa diyan? Kawawa din. Kaya I am appealing to them na sana yung kanyang assessment na gagawin ay fair, just, and objective. Oo. But do you believe a five-man committee can fire someone or accept a courtesy? But the fact there's a courtesy resignation, right? It could be, I don't know, against the will of a particular police officer. But legally speaking, can a five-man committee actually remove you from your post? No, they cannot. Ang papel lang naman nila is to give the assessment kung sino yung, parang recommendatory lang yung kanilang papel dyan as to kung sino ang pwedeng tanggapin na resignation, as to kung sino yung hindi tanggapin ang resignation. So yun lang naman papel ng five-man committee. They don't have the power to hire and fire any officer. Recommendation lang yan sa kanila. Ang may ultimate say dyan is the chief executive. Now, before we go, I know you're off to a meeting, but I wanted to ask you, what was your final stand? I know you wanted to amend the drug bill that you had filed in the Senate. So you've gone from wanting the death penalty to wanting a different punishment for illegal drug offenders. Right? So ang tanong ngayon is, you wanted to amend, tama? You wanted to amend Senate Bill 202 seeking the penalties for drug dependents, not drug traffickers, drug dependents. So where are you now? I know you said na naawa kayo, tama? Naawa kayo sa mga drug dependents kaya gusto nyo i-amend ang Senate Bill 202. So where are you today? Noon yun, Karen, no? Nung kasagsagan ng ating war on drugs, kung saan naawa tayo sa mga kadaming nahuli ng pulis, puno-puno yung mga prisuhan, grabe yung mga drug offenders na nakakulong, no? Hindi na makatulog, nakatayo na lang sa kulungan, grabe yung congestion. Ang nakita natin isang solution para ma-decongest yung mga kulungan, gawin na lang kuan. Instead na incarceration yung drug offenders, gawin na lang natin mandatory rehabilitation. Papagin natin. But ngayon naman, nakita naman natin yung sitwasyon na hindi nag-aanong puno sa drug offenders yung ating mga kulungan dahil medyo humina yung ating anti-drug campaign. Yung hindi na talaga kagaya noon na full blast, no, from national level to up to the local police station level, ay lahat yan nag-operate kaya punong-puno. Ngayon hindi naman ganoon katindi, so medyo nagbago ang sitwasyon at marami rin nag-react negatively doon sa panukala na yon. Then maybe
i-reconsider natin yung proposal na yun. Okay, so what's your reconsideration? Yung drug user, yung drug offender, hindi siya trafficker. What do you believe should be the penalty? Dapat ba siyang ikulong? Dapat ba siyang mag-mandatory rehabilitation? Well, drug use in many countries, in Singapore, it's punishable by death. But in other countries, you do get some form of detention once you are convicted for drug use. So ano dapat? Alam mo kasi, yun nga, sabi natin na parang i-decriminalize, no? Yung drug using. Magkakaroon ng isip yung mga kabataan na okay lang palang gumamit ng droga. Hindi kasi kriminal. Hindi pala tayo makukulong. I-rehab lang pala tayo. Hindi pa tayo makukulong. So, okay lang. Ay, baka mamaya, lalong lalala yung drug problem ng Pilipinas kapag ma-decriminalize yan. Kaya nga, nagdadalawang isip tayo. Nireconsider natin yung position natin dyan. Dahil nga, hindi naman masyado ganun kadami ang drug offenders na nakakulong ngayon sa mga kulungan natin dahil medyo humina man yung drug war. Okay, yung huling tanong ko na lang, kailangan pa ba to baguhin? Right now, I believe under the law, right, Article 8 of the use of dangerous drugs, a person apprehended or arrested or is found to be positive for use of any dangerous drug shall be imposed a penalty of a minimum of 6 months to a rehab government center for the first offense. Yes, so yun yung sa ngayon. So yes. Anong pagbabago ang gusto nyo? Kasi meron naman mandatory rehab na eh. It's under the law, first offense. So wala na. Wala na tayong babaguhin dyan. Okay na yan. Okay. You believe okay na yun? Okay na yun. Okay. So paano na yung Senate Bill 202? Ha? Paano na po yun? May magpapatuloy pa rin. May papatuloy pa rin yung ibang amendments doon. No? Like yung kailangan ng isang drug offender na kahit na mag-voluntarily gusto na niya magpaparehab, kinakailangan pa ng court order. Ngayon, ang isang amendment na gagawin natin noon, wala ng court order. Kung mag-volunteer siya, diretso na siya ipasok. Kasi ang problema ngayon, yung mga drug offender na gusto magpaparehab, yung iba, hindi talaga tinatanggap ng mga drug rehabilitation center in the absence of court order dahil natatakot sila makasuhan sila. So sabi ng mga ng drug offender, ano ba itong sistema na ito? Gusto ko nang magpaparehab, pinapahirapan pa ninyo ako. Nag-volunteer na nga ako magparehab, ayaw pa niyo akong tanggapin. So yan ngayon ang sitwasyon, kaya dapat ma-amend natin yung particular provision na yan na wala ng court order. Kung good point. Okay. On that note, Senator Ronald Bato de la Rosa, always a pleasure to have you on the show. I appreciate it, sir. Thank you. Thank you very much, Karen. Maraming salamat. Good morning.